Welcome back mga kaibigan sa aking vlog. At this time, February 14, araw na ang puso. So, Valentine's Day ngayon mga kaibigan. Dito muna tayo mga kaibigan magpo-focus. Dito sa power bank na to na Romo Sense 8. So, galing to sa nagpaayos na naman. So, palibagong tao na nagpaayos. So, gagawin ko ng paraan to. Tapos, i-double check ko rin yung battery niya. So, since yan, nag-charge naman siya. Okay naman yung Sense 8. Ayan, oh. Lobat na nga eh. Ayan. So, yung pagkabigay kasi nito sa akin, sinubukan ko muna. Eh, meron naman siyang 4 bar. Kasi 4 bar na ito, fully charge niya. So, ayan. After ko siya ma-discharge, diba nakita nyo kanina, 1 bar, nagbiblink siya. So, ganito naman siya mag-recharge. Ayan, oh. Tsaka ito, pakita ko na rin sa inyo. Sense 8, Sense 4 pala to, mga kaibigan, sorry. Kala ko Sense 8. So, Sense 4. Chinese characters lahat siya. Tapos in-scan ko yung QR code niya. Walang lumalabas. So, naka-ano lang, Google link sabi. So, dapat Romos yun eh. Kung legit talaga itong powerbank na to. So, walang lumabas guys. Yan lang. After a while, mga kaibigan, puno na yung powerbank na to. Tapos, genage ko ulit yung aking cellphone na lobat. Hindi naman siya actually lobat kasi nagtitira ako ng 40% para syempre, hindi siya madrain ka agad. No? Hindi siya masisira ka agad. Dito naman mga kaibigan, chinek ko yung battery niya isa-isa. Okay naman. So, yung apat na ito okay. Maliban dito sa hawak ko na to. Wala siyang voltage. So, yung battery niya ito, mga kaibigan, 5 piraso yan. So, yung hawak ko kanina, wala siyang resistance. Walang internal resistance. Tsaka wala rin voltage. Siguro yun yung may buhangin, mga kaibigan. So, ingat-ingat tayo sa pagbili ng Romos, ha. Bago ko ipakita sa inyo, mga kaibigan, kung paano ako binuo yung isang power bank na galing sa Romos Sense 4 yung mga battery. Ito, bisitahin nyo yung store kung saan ako nakabili ng mga cells. Dito lang naman ako bumibili sa online. Shopee number 1 yan, Shopee. So, dito ako sa store na to na nakabili nung mga kulay orange kanina at yung mga violet. So, yung violet kasi libre lang yun. Dito po sa Inside Trading, yan, taga Mandaluyong City. So, shout out sa mga Mandaluyong dyan. So, comment kayo sa baba. Wee! So, ayun, no? Kung mapapansin nyo, meron na akong post. Ayan. May post na ako. Okay. So, okay naman po yung mga battery nila. Wala pong problema. Ayan po yung battery sa Romos. Tapos, ito po yung BMS tsaka battery. Ito po yung battery na nakita nyo kanina. Ayan. So, ito yung binili ko doon sa store na yun na Inside Trading na taga Mandaluyong. Okay? So, mabigat yung mga cells niya kahit yung range niya is 1,000 hanggang 1,500. No? Yung capacity. So, mabigat siya. Legit na legit yung mga battery to kasi hawakan mo pala, mabigat na eh. Unless dito. Unlike pala dito sa kulay blue. Ang gaan. Kaya siguro marami itong kulay blue na to, magaan talaga eh. So, yan po yung i-combine ko. Kasi, hula ko rin sa blue na yon, sa blue cells na yon, 1,000 yun. 900 to 1,000 yung range niya. So, pwede ko siya i-mix up dito sa mga 1 to 1.5. Tapos ito naman yung BMS niya. Kung ano yung niliit ng BMS niya. Ayan, nalit-liit. Anim yung poste, MOSFET. Ito naman yung nilaki ng plastic. Woo! Sa ano, kung sino man nagbalot ng seller nito. Nako, shout out sa'yo, my friend.
ang hirap hanapin. By the way, ito nga pala is super convenient na rin na BMS. One app kasi siya po magkano balance yun. So eh, kaya ito yung binili ko, yung 6 na MOSFET. So yan, kakayanin niya lahat ito, balance dito. Kasi mga kaibigan, ang ginagawa ko rito is nilalagyan siya ng stick glue, yan, para magdikit siya. Yan yung way ko para magdikit-dikit siya. Tapos liquid na super glue or mighty band, kung ano man meron, yun na naman yung pampatigas niya para hindi siya maghiwa-hiwalay. Okay, combination niya ng stick glue tsaka yung liquid na magdikit. Okay, so matibay na yan kahit wala yung popsicle stick na yun. So okay na okay ito. Tapos maghihinang na lang para i-balance siya. Ayos. Tapos mga kaibigan, pagkatapos ko ipagdikit-dikit yung mga battery, namili naman ako ng wire na gagamitin. So ayaw ko naman yung napakanipis, so ginamit ko itong silicone na wire na may 18 AWG na gauge, no? 18 gauge na lang ako, red and black. Yan. Sabi kasi nung nagpapagawa sa akin nito mga kaibigan is magdudugtong pa siya ng mga battery niya. So ang ginawa ko ganito. Ayan. So nilagay ko yung BMS niya for protection, additional protection. Meron naman mga MOSFET yung tatlo, kaso mas gusto ko talaga maximize yung protection niya during charging and discharging. Ayan. Kung mapapansin yung pasang-pasa ng glue, no? Protection niya sa board. Ano ka pa? Siyempre, binasa ko ng, habang hindi pa siya nakakabit sa battery, binasa ko na siya ng liquefied glue. Ayun, mga super glue. Para kahit anong basa, eh, hindi siya ma-short. Yeah. Ngayon, mga kaibigan, pagkatapos ng BMS, ginasgasan ko na yung mga battery para madali na lang disorder. Wala kasi ako spot welder. Ilang beses ko na sinasabi sa video to, wala nga akong spot welder. Kaya panghinang lang ang meron ako. So maghihinang ako, hindi ko na ipapakita. Baka kasi gayaan pala mga bata to. Pero meron akong mga ilang video na pinakita ko kung paano maghihinang. Okay, balikan nyo na lang yun. Sa mga alam na, ayun, alam nyo nang gagawin. Siyempre maghihinay lang tayo. So ayun, simulan natin yung paghihinang. Since naman na sinabi ko hindi ko ipapakita yung paghihinang, sorry, ito naman yung nangyari sa kanya. Nalobat ang aking battery na ginagamit sa inverter para maghihinang. Okay, ayan, i-charge ko muna to. Nag-charge siya. Okay na okay yung battery ito, ginagamit ko sa aking inverter. Yan, nakasaksak pa. Tatapusin ko lang to. Ayan, hinang lang lahat yan. So since tapos ko na siya hinang, so kinapa ko muna siya kasi mahilit yung mga battery, siguro nagbabalance. Ayan, natapos siya. So susubukan ko mag-charge dito. Hindi ko muna chinage ito mga kaibigan. So nagdiray-diray ako, nag-discharge ko muna para naman mag-active balance na yung magising na rin yung BMS. So, kahit kasi may connection yan, tulog pa rin yan yung mga MOSFET niya. So i-drain ko lang para magising. Kasi 74%, okay naman yung kanyang discharging. At ito yung natira, 74 nga. Okay, 74. At saka nakabalot na lahat yan. Duct tape tsaka cardboard yung ginamit ko para patakpan ko yun sa mga connection para pag bumaksak siya hindi siya magano madamage. So duct tape naman para hindi makita, no? Walang makikita, hindi basta-basta nagagas yan. Ganyan. So nilagdagan ko na yan, nag-label na ako. Tapos, ganun
na rin ako ng clear tape, yung scotch tape, no? Ayan, no? Okay na okay na, mga kaibigan. By the way, mga kaibigan, kung nagustuhan nyo yung aking video, please do like, comment, tsaka subscribe na rin. Pati notification bell, all nyo, para lahat ng i-upload ko, mananotify kayo kagad. Okay? So, ito is pangalawang buo ko lang naman to. So, dalawang customer lang meron ako. Meron din ako sa Nova Leaches Tsaka meron din ako sa ibang lugar. Okay. So, yan. Yan yung pangalawang assemble ko ng power bank sa magkadalawang customer. Sana nagustuhan nyo, mga kaibigan.